Yeah, partner, tuwing yes. graduation, di ba? Iba't ibang kwento ng sakripisyo at tagumpay yung ating naririnig. Ikaw, naalala mo ba yung graduation mo na? Ay, alalang-alala ko pa yan, syempre, di ba? At isa ho kasi sa graduation ceremony, sa masasabi natin, syempre, na pinakakahintay na okasyon, hindi lamang ho ng mga anak, no? Pero lalong-lalo na sa mga proud parents, correct. Yung mga magulang. Oo. Eh, paano kaya kung ang magulang at yung mga anak isabay-sabay ho na ka-graduate? Di ba? Ang saya. Ang galing. Ayan, meet Nanay Miladel at ang kanyang mga anak na sina Jaime, Paula at John Paul ng Naga Camarines Sur. Ayan nga ho eh, do, magkakasabay ho silang nagtapos ng senior high school sa Naga City School of Arts and Trade. Kwento po ng 37 years old na si Nanay Miladel, maaga raw siyang nag-asawa at nagtrabaho para sa mga anak. Kaya, nang magkaroon po ng pagkakataon, eh pinatunayan niya na hindi hadlang ang edad para maabot ang pangarap na makapag-aral. Very proud at hindi maitago ng kanyang mga anak ang saya sa kanilang tagumpay kasama ang mismong ina. Ikinatuwa rin ito ng mismong paaralan, tiyak daw maghahati dito ng inspirasyon sa publiko, lalo na pagdating sa pagpapahalaga sa edukasyon. Eto naman sa Dilasag Aurora, sabay din nagtapos ng senior high school ang mag-abang sina Denver at Dennis Pagapulan ng Mangitahan National High School. Proud sa isa't isang dalawa dahil sa kabila ng hirap at pagod ay nakayanan nilang punan ang pangangailangan. Pangarap daw ni Tatay Dennis na maiahon sa hirap ang kanyang pamilya kaya pursigido siyang makapagtapos sa pag-aaral. Masayang masaya rin ang ina ng kanilang tahanan dahil sa ipinakitang determinasyon ng mag-ama na makagraduate. Pagsasaka po ang kanilang kinabubuhay na siya ring pantusto sa kanilang pamilya at pag-aaral. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.